Fellow honorables and our heads of the different departments of IGU Malay, members of media and other guests around, a pleasant afternoon to all. Our first special session is now called to order. Please rise for a short prayer. Done.
we have to take further. So, Honorable Bautista, you have the floor. Thank you, Mr. Sari. Before I start the session, I would like to apologize since I was able to change my uniform. Because we attended the presentation and workshop from Palapok staff. So thank you, Mr. Chairman. Actually, I would like to lay the explanation why we requested to have a special session today because of the resolution which we passed last Tuesday for the appeal from the Office of President to reconsider the closure order for Boracay. And I said that the possibility to get an assessment from the department, especially the department that are involved on the planning and implementation in order to correct some defects that's been an issue against us in the island. So before we send a resolution to the president, so that a resolution that will really convince the president, so why you should reconsider, because this is already what you have done. Meaning, we have some accomplishment to be attached to the resolution in order to, in one way of convincing him to reconsider the closure. Mahirap ang sabi ko na natin na resolution doon, na wala pa tayo nasabi, ano ba natapos natin, ano na accomplish? The rumor says the right February 10th was maybe that's what the announcement from the Office of the President, and on February 19th, since the chief executive has already created the Municipal Wastewater Management Council, that's December 2017, and because of that executive order, the MWMC was convened, and there's some action plans to be taken because the very big issue before is the pronouncement is this for Bulago. So meaning it's about the wastewater management problem. So maraming lobas na action plan noon. So gusto namin malaman na what have we done from February 19 today, ano na ang nagawa natin? In order na makita natin na mayroon tayong ginawa corrections or corrective measures we did para makonvince natin ng ating mga resolution. So, what is the purpose of the treatment for the this special session? Thank you. Okay, since we have adopted the 6 months action plan, and we understand that the I administrator or zoning officer is in charge of the implementation of the said 6 months action plan. So we would like to know from them, and probably they can tell us what are the accomplishments already and what are other things that they are going to implement. So I'd like to give the floor to our former colleague, and now he is the administrator of Boracay, the person of Mr. Robin Aguirre. And then after you, I'd like to ask also Mrs. Alma Villarreal to do her report also. Okay? Honorable Chairman, when you said that Ms. Alma Villarreal and I were in charge of the implementation of the 6 months, I was smiling because there's no such, we were not. There's no such designation. But what we're doing is we're doing actions that have been assigned to us. Okay, may I correct it? You're spearheading the implementation. But the rest are also. But anyway, Mr. Chair, it might be that it's
seems that I am the one spearheading because of the fact that I was designated by the mayor to be the spokesperson. This is the job of everyone in the LGU, especially the department heads. No? It's not just my job, but all of us. And in fact, I think I'm happy that this meeting was held because we could also voice out some of our concerns, no? Regarding the implementation, because we are just on the, I think on the second month, we have, I think in the action plan, we have something like 5 more months, Mr. Chair. So, but Mr. Chair, to speak on what we have done so far. Mr. Chair, with the indulgence of Mr. Aguirre, Mr. Chair. Okay, para po la Ingeniero. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon, Christian, everyone. I think much later, Mr. Chair, if we have to follow, no, the 6 months LGU Malay, no, na plano para dito tayo, Mr. Chair, because if we have to ask each and every one of our guests with their accomplishment, maybe we have to take more time, no? So I think, Mr. Chair, we have to go to our copies, no, with the 6 months action plan, and then isa-isa ko natin to Mr. Chair, so that we can follow, no? And then just the time that we have to ask what departments, no, kung ano ang andang operan, no, with regards sa yung 6 months development plan, Mr. Chair. Sunod lang po natin, Mr. Chair, and then the concerned agency will answer for any question with regards to the 6 months action plan, Mr. Chair. Yes. Mr. Chair, if I may. We have a compilation of what actions we have taken so far. The compilation was done by Ms. Alba Villegato in her capacity as the secretariat. And what we could do is we could present this to you of the teams that we have actually done so far. So those who find the output, that's from the LGU? Yes, sir. That included the three barangays and other private sectors. Yes, course, the yes, this board, is just what the LGU with regards to our 6 month plan. Okay, so you may proceed. It is possible that since we have five issues taken in and been charged against us in the island, the sewerage, the illegal structures, the classified, the illegal structures with 12 meters main road, traffic problems. So dito natin ang focus sa issue na yun. Ano na bang ginawa natin sa problema sa sewerage? Ano bang ginawa natin dito sa 25? Ano bang nagawa natin sa 12 meters main road? Ano bang ginawa natin traffic problems? Yan siguro, that will be now that the report was going to attach or support in our solution. Itong nagawa natin dito sa problema na ito. At sa solid waste na mga tahan. No? Okay. Honorable Chair. Honorable Clark. Thank you, Mr. Chair. I'd like to ask Ms. Alma, how many minutes will that presentation take? How many minutes will the presentation take? Because we're talking about show you some documentation of what has happened for the past few weeks.
Okay, I think Mr. Chair will identify who will be the first, no, since the deal now is on the seat, no, so who will be the next? Because this people is identified the five problems, no? So so that the next with the LDO has prepared the Mr. Chair. Okay, thank you. So we will get through with this is the first, and then after that we will find out who will be the next this was it, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. I would like to just say, while I'm talking here, you just browse our presentation. So actually, the context of our 6 months action plan is really towards the main issues now of Boracay we are facing right now. So the first on the line is the inventory of landowners and structures in Boracay Island. Timeline that has should have been started on February 20 under the EMSU, and the last report that they have submitted to us 10% with three areas in Manokbano proper, Kagbanbubuan, and Kabanbanan. So that was the reported accomplishment of the EMSU. 10% of subject areas for inventory of landowners and structures. Maybe the EMSU could provide us the updates, no? Updates regarding sa inventory of landowners. Matapos na kami sa Malabang ang nabili na lang ayak. So more. As of yesterday. So more or less. 80%. 80%. Okay. So after the inventory, we'll be having Boracay stakeholders. Sir, subsiding, excuse me. Hello, what about this, sir? Did we talk about 80%? Ilan ba yan? Patapos na kami sa Padabag, sir. That's 80%. Ilang buwan yan, housing? Pati may na-identify na doon nga area sa wastewater council na area. Dato lang ang pinagtunan. Bali patapos, bali daywa lang yun ang nabiling sa Yapa. I mean about 80%, so we're talking of inventory. Yes, so ilan ba ang target na inventory ang 100%? Mga 12 areas na identified. Yung mga houses, di ba? Hindi ko lang ma-sure kung pilang houses dahil bawat area, mostly ang ina-identify na talaga. Okay. Sa 80%, mga pila na kabagay sa 80%, sabi mo? Mga 500. 500 houses. Okay. So proceed. Yes, so after the inventory, we'll be having the conduct of dialogue with the landowners. So after the inventory, it will follow. So next is regarding the Boracay stakeholders dialogue that has been already conducted on February 27 with more than 1,500 participants. Issuance of memorandum order to utility providers to abide with local ordinance regarding the non-connection or disconnection of water, power, and telephone without building permits. So, the Office of the Mayor have issued memorandums to our utility providers dated February 26. Ayan. So right now, the Office of the Mayor has already reminded the utilities to submit reports of how many houses or buildings that has been cut off. Then we have on the solid waste management, lecture and campaign for environmental awareness in schools in Boracay Island. This is under the Solid Waste Management Unit, the Barangay Local Government Unit, DFI, and schools. So, the last report that they have submitted, 18 sections of grade 4 to 6 in Boracay Balabag Elementary School, 5 to 6 in Katiklan Elementary School, already finished, no, on March 16. And they are planning to have it in Manok-Manok and Yapak Elementary School. Tapos na ba? Then, procurement of signages made of GI sheets for public awareness on environmental ordinances. Kasi isa rin to sa kulang natin, no?
as per report of the Solid Waste Management Unit ongoing ang project. Procurement of composting machine to solve the issue on the bulk smelling of our compostable waste ongoing. Then this privatization of collection and disposal and including operation of sanitary landfill, I think this has been approved by the Sangguniang Bayan, and we're on the signing of contract with the mayor and the contractor. Then we have creation of environmental police. The last report we had already scouted 15 individuals for hiring and training. The mayor is parang think twice of implementing this project kasi parang he's waiting for the final verdict of the president. Parang sila maglagay ng mga ganyan-ganyan. So, I'm just relaying the information so that we can push the issue. Then the Bayan Ko Inisco program under the Environmental Management Unit and the Barangay Local Government Unit. I think Barangay Galabag has so many accomplishments on this program. The continuous opening and dredging of drainage canals from 24/7 to Ambulong, almost the last report is 20%, but right now it's almost nasa 70% siguro, no? Because they're already in Henan Lagoon. Then we have implementation of Uplan Hawan in beaches. So we have already cleaned up Yapak Beach and portion of the Long Beach. Then demolition of illegal structures. Then we have illegal structures demolished in Yapak. We have also in Balabag along PTA Road. Then some in the Long Beach, no? That encroaches the 25+5. We have already conducted a technical conference yesterday with the DNR to finally locate the 25+5 marker together with the DNR personnel. We also submitted to our municipal mayor for demolition order the list of establishments along the Boracay Circumferential Road yesterday for demolition order. Then we have to problem natin itong construction ng CR although we have not received Shoko's order from the DNR, but we stopped on the construction. Then on the moratorium on building construction, I heard from our vice mayor this morning that it has been approved by the Sangguniang Bayan. Then closure of business without business permits. There are, I cannot report the numbers of business that has been closed by our executive assistant. We will provide the Sangguniang Bayan later. And the biggest siguro accomplishment is the closure of West Cove. And yesterday, our executive assistant with the Task Force No. 1 started the demolition of the West Cove. So, yesterday. The next is phasing out on traffic issue. Then we are phasing out of tricycle units. So, our transportation office has reported to us that this will happen on June 2018 using our current budget. Then, implementation of new traffic plan for Boracay Island to be completed June 2018. Then, close monitoring of the ongoing drainage project of TSA because that's our part, Office of the Building Official or the Municipal Engineer, then we have BCCI and DFI and the Barangay Local Government Unit. So until now, we have no reports kung ano ang updates on the
drainage project of Piyasa in Bulaco. Then we are proposing for IV system strengthening in its barangay and the office that is responsible is the Municipal Population and Gender Office. So that's all, Mr. Chair, for our accomplishments and ongoing activities. Okay, any actually, yung proposal nila for
for ano ng drainage is nasa office na. Actually, kahapon lang eh, o kanina. Stay lang. So, request kanina lang. Yung proposal. Yung proposal. Proposal na. Proposal pa lang. Proposal. Ng drainage. Hindi ko lang nakita yung kung naka-include doon sa proposal nila yung ano? Reflector. So malaman natin kung ano na ang nagawa natin. So ngayon, I don't know if the engineering office will just send the communication to them to attend on the session. Kaya nga tayo nagawa ng special session eh. And nobody will answer that question. Kaya sabi, like February 19 na, ito gagawin. Eh more than 1 month na, hindi kayong pala nakasubmit ng proposal. So paano na diba? So how was the proposal, Mr. Chair? Is there any amount of the proposal? Something mga 200 plus. 1,000? Yeah. Dahil ang ano, look, nag-asa tayo sa mga contractors. Naka-insulto yan sa musikyo, di ba? We have the funds eh. Mr. Chair. Okay. I think the last proposal that was submitted by Engineer Kasinsi was for the demolition of Wesco. So the amount is about 330,000 Wesco at for Yapa. I think regarding the drainage, there is another proposal for that, which I think of a bigger amount. But anyway, Mr. Chair, especially with regards to demolition, they only have, I think, appropriated 500,000 for 2018 for demolitions. But we're looking at to spend more than that, no? Because we have so many things that are in schedule. But anyway, okay. That's for the demolition. I'm talking of the drainage, opening of drainage. Then yun ang core, yun ang source ng ano eh, coliform eh. Okay. Diba, Chair? Okay, Mrs. Videl, no? The municipal engineering office has prepared ano, a program of works for the drainage amounting to 11,200,000 something. And it was forwarded to the RRMO for to recharge the DRR fund, no? So just for the opening of the drainage, 12 million? 11 no. million. 11 million, kamo. Yeah. So, but... General. Grabe, anong klaseng budgeting yan? Para nagbukas na rin ang lagyan ng parilya, 11 million na? Tamo. Okay, Ms. Catherine, you may answer. So asking pa lang. Check yan. Sir, hindi po kasi kami kasama sa
Sa ano? Sa construction na advice natin si... No, no, you are in construction, hindi naman kayo. But you have to check na safety ba yung iniwan nila? Report na po kami nagawa. Report to where? Sa engineering office. Kung ano nga sa report na, puro lang report. May nahulog na, may hindi na report. Mr. Chair. Honorable, thank you, Mr. Chair. What's the duty of the engineering mo? Supposed to be may report na may butas sinuntahan ninyo. And who will fix the manhole? Kung ang concern na office po na. So what, who is the office? sino yung concern na office? Engineering office. Yun eh, may division of labor. Kasi ano? Ano ang procedure? Ano ang mag-request yung engineering? Sa rehabilitation program of works na ano, lilawa yung sa pag-rehab, engineering office. Hindi, simple lang na tanong. Tungkol sa pag-acquire ng reflector, ano halimbawa ang gawin ng engineering? Mag-request sa inyo, o kano katagal yun yung pag-provide ninyo? Hindi, sa ano natin sa purchasing. At ang hindi naman abot. Hindi naman abot ng 50 miss budget. Madali. As sa inyo, pagka ilan ba ang bidding na pag, na kailangan bidding? Worth 200,000 and above. Bidding na. So, bidding 200,000, walang bidding. Oh, mabilis yun. Walang bidding. Yung reflector, hindi naman abot yan 200,000 eh. Walang bidding, pero may canvas. Pwede naman. May canvas. Purchase request ng MDRRM. Oo. Sa procurement. Gaano na magkahaba yung process? Depende sa procuring. Pag yung request nila, pag inaksyonan ka agad nila, pwede naman yun eh. Ang payment, mga ilang number of days yan. Halimbawa, ikaw natin para mabilis. How? May isang linggo? May isang dalawang linggo? May supplier agad naman. So, from mga ilang linggo ma-acquire? From next week. Oh, matagal. Baka marami expectations. Hindi ba, ilan ba kailangan na reflector? Mga ilang set yun? Kasi dalawa yan eh. So, mga apat o anil, pwede na. Anong reflector ba yung sinasabi? Gamitin doon sa drainage sa binuksan. Delikado eh. Tape. So, anong kahaba yun? Baka one week o baka mahigit pa ang pag-release? May caution tape naman na nakalagay. Hindi reflectorized. Even you check it now, wala talaga rin nakalagay doon na cushion. It's open. I think, Mr. Chair, we should not worry anymore about kung takawo ni Naga. At least may inuwin dyan ang sabihin. I mean, we can afford naman siguro to buy every day. And then we have people passing there every day. May umang man nga magluko. What is that called? Okay. I can order even until Manila. Hindi ba maglabas tayo ng asyate na may para lang mabakal yung pabili yung reflectorized na sinasabi nila o the caution tape? Wala ba tayong stock dyan na limang rolyo man na for the future ng pagdias yung galing ngayon? O, pag wala natin lang tayo magawa, ako mo nga muna yung caution natin basta siguraduhin mo kung ibang mabailarin yung kaya niya. Yes, sir. Sir, siguro dapat mag-purchase na tomorrow.
tomorrow. General Services, dapat pasagutin mo na yung General Services. May stock ka mo, Doy, at Tengkwak. So ito saan ka ang stock? Okay, hindi na ka mo, may stock ka mo, wa? Pension ka rin kasi wala yung tao sa engineering. Five rolls. May nabili ba ito sa inyo? May dayawang rolyo pa. So, question, ginputang wala taga engineering ito ang tape? So, kulang yan po ng tape. But, so, bastante. So, ang problema galing, may stock galing kita. So, it's a matter of implementation. So, hindi masapat engineering, masanda niya eh. Ano? About sa ano sa direct? Ano po ang sa kapalit? Good afternoon, no? Sa makaroon, ang going nga na i-province nga ginaobra sa Leside. Tuloy-tuloy. Ang dinangandang suggestion, kasi kapag mati ako ng meeting at mga engineers, dahil hindi nga kaya ni mabutangan itsara ang manhole, 3/4 nga plywood, temporary. Bukod hambal nga, kasi ginobrangan nga na sa may BBI, sa may budget mark, nakita ko kahapon na agyan ko. Sako, may butas, ginobrout ang basurahan. Yan, may pila ko dito, mga sigarilyo, mineral water, ginobrout ang basurahan, ang delikado, gen. So, ang sa, ano, sa province, ginobra, ang gabukas na makaroon, nga isang dang sa let na, ano, yung nairina, dire-diretso ang dagobra, mas ka 24-7 yan yung dagobra, dahil gusto maasap, no? Ang ginanoon niya, harong 3-4, ang isuggest na, takpan na ay habang hindi pa, pag-inaano ng daangan, hindi lang butang bar na ron, no? Pabilya. Habang ginakait ang ginaobra, takpan na nang yung daan. Di pagkatapos, butang ang miday na. Hindi step 8. Plywood na tanganda. Dahil ginabutang ang mga isang kailad ng ginaobra na ng bar na ron. Ako tawag yung mga kapit ng parilya nga. Habang ginakait ng daan, ginaobra. Temporary. Para lang masarhan ang manhole na ito pinuksan. Siguro yun lang pwede man i-suggest mo. Ang sa mga kontraktor na, eh, lahat ang buwan tapos ron.
nga nga, what's happening daw? Para at what time si Pilgas to? Ay, mga nga, so ako yung medical money, at baka nang pagkita, may mga at what o si Leon pa nag-dispone sa 5,000 una, advance. Ang gato na ito, buwan pandi sa imuwi, magbuwan na ito para sa mag-hire mga tao, pero muli ganit pang buko, buuro mga nga po na ako, para malip yung delays. Ay mo, at naging tao nga bumuuna, except sa mga props sa province nga grupo. O sa ato, tawa, ha? Okay, question. Thank you, Honorable Bautista. Question. Kasi anong problema hindi ka-release it one ta? Madam Treasurer and Madam Budget Department? Actually, first, they should prepare program of works. Yung program of works signed by the engineer in charge, checked by the municipal engineer, and signed by the municipal budget officer as to availability of appropriation, and the treasurer as to the availability of funds, then approved by the mayor. So, after the approval, so it's the, ano na naman, yung project engineer, kung nag-implement na sila, payroll kung sa labor. So, ang i-submit the German, ang i-submit niya itong proposal is just for payroll or kasama na may materials? Yung program of works, hindi masyado na ano kanina, pero may ano na doon. Dahil ako kagutan ng German doon ay ang i-release yun, kung inauman yung proposal yun, dapat ay makasun yun na para matapos yung anak ng araw ng pagbuka. Pagka ma-identify na kung sino ko nakakunik o na sa mga establishments, sa drainage na doon. Ay kung mabaya pa na doon, ako, especially earlier, bisang watuan na magandang pinubod. Para ma-identify na, then you have to close them. Okay, Mr. Chair, with the indulgence of Honorable Consigliere ng Antipersonal Affairs, may suggestion kita eh, para dasing trabaho, kung sako ang engineering natin tungkol din mga demolition, may mga may clearing, pwede kita kamabay sa budget department lang, pwede kamo lang mag-facilitate na nanit. Halimbawa, kung kinalat engineering, may request lang kamo tayo mag-facilitate, mag-process lang as naging magawa ang budget. Actually, may staff ang engineering eh, na in charge. Ang, siyempre, on payroll, sila naman na may tao eh. So, dapat nakaano naman dun sa tao sa mga you have to spend time on supervising at pag-abot sa activity.
this should not, this should be a total, a town just manager, no, sa ano lang. Ang katawag ng whole nation approach. All of us should be moving. Hindi lang kung sino lang po sa kilong na nasa una, imo lang kitang gawin. Kung kita lang, tanan ba? Mag-support ka sa ato. Is there any more honorable about this time? Then
So why not i-bidding na lang para mabilis? See, this is the reason why sa mga project na ito di ma-implement, kasi sa mga administration implementations. Yes. Yan ang dahilan sa chairman eh. Dapat rin ka, ano pa na eh, yung sort of suggestion no, to bid out all these projects. Ay, poor administration, ito nga ba natapos mga project na ito ngayon? So why did you to stop that? You have to find a solution to stopping that kind of system of implementing projects. It should be bid it out, not for yung administration. Ano nga, delay ang payroll. Siya, mga pera. Abono pa si Mayor. Pero kung i-bidding ka ron, di ba lahat ang contractor ron ha? Ano yung bida na yan? Abono ko din na matapos sa specified period of time. Okay, in the meantime, tungo dato ni Sulya, ano pa sa crisis na ito? In the meantime, dahil dyan sa Honorable Bautista. So, dapat punta, mag-assign lang it liaison, isang dahil wala katao, from among the different department. Ano yung ginagawa nito, ano yung mag-process dito na, yung report. Para what to, ano sa ikon, ituro sa Mayor Engineering, ituro sa Mayor, ituro, what moment, kabuhay. So, Mr. Aguirre, pwede siguro ka suggest ni Mayor para na mag-assign na sa bilog o dahil mga liaison nga mo lang ginang mag-libot na lang ito mga kuhan, mga courses na lang ito kinanglaan mo, para kung dasig. Responsible person, ako duwagin lang yung panggungan. Dok, sa level? Ay ko, Mr. Chair. Actually, dahil problema, itong week na dinidiscuss yan ng Wastewater Management Council. That is why we made the meeting every Friday para matutukan lahat yan. Ang problema, wala ka naman yung ibang members doon. That's why it always points to the budget officer. Eh, wala naman magagawa yung engineering. Actually, impende sa engineering, mabilis ang trabaho natin eh. It's only that the releasing of funds is the problem. Hindi naman ang problema eh. Mabilis ang trabaho natin. Nakikita nyo naman, and in answer to the earlier question kung may report ako, actually, we have the report. Hindi lang, what I mean is, hindi ako ready pagbigay ngayon because I did not bring it with me. But to tell you, yesterday, I was able to give a report to DOA kasi kinukulit, ayaw nga sana magbigay, kinukulit nila kung na ano. We have the list of violators. We have also the list of those who have complied already to correct and the list na wala pang compliance. And yesterday nga, nakita tatlo kagad kahapon eh. May mga nakita violations. Halos everyday may nakikita tayo violations dyan. Na naka-connect sa drainage. Oo. So yung problema natin ngayon is yung volume ng tubig, which I believe is not really due to illegal connection, but then dapat titingnan mo na, it could be one of the causes, probably yung baka may leakage tayo doon sa sump station na yun, baka mayroong galing sa underground ba, mabilis na kaya. Or the BIWC can answer that. Okay, but so far, Doc, yeah. Doon sa mga violators na makita, na-identify, anong action ang nagawa natin? Binigyan natin ng set. Some of them had already paid. Actually, kapag nag-close na ako, nagbayad ng 80,000. Mga violators, then, hindi lang, kung yan eh, marami na yan naka-connect na violation. Walang head card, walang marumiyo, hindi nag-segregate, naka-illegally discharge doon sa drainage. Ginagawa natin, plus sanitary order to correct. Ngayon, nito lang nakita tayong problema nga kasi earlier, we considered giving sanitary permit doon sa, kasi may mga problema sila, doon sa sewage area, back then may dislodging, pero nakita natin yung problema ngayon, that's why we proposed sa SB na hindi na natin i-allow yun. Once you are in the sewage area, you have to connect to the central sewage system. Okay. Para mabilis. Oo, sana ito suggestion lang kung if the our local ordinance will allow or pwede nung palabas si mayor mo na dahil emergency executive order na yung mahuling may illegal connection sarado na establishment closure na total closure agad dyan na yung sa ordinance eh.
So mayroon na palang gano'n na automatic portion na. Diba required ang mandatory ang connection sa server aids? Pag nahuli ka, dapat siguro what we have to do is stop muna yung, cut off muna yung tubig nila or else tuloy pa rin ang labas ng ano niya, tubig. O kasi itong nahuli, penalty lang, eh ito pa rin tubig. Hindi naman saraduhan yung connection. Dapat, siguro, anyway, may memorandum naman si Mayor sa mga public utilities. Dapat i-report agad, cut off muna yung tubig nila at isang time na makorek nila yung violation doon. Ay kabayaran nila yung pinatis, kaya naman kaya sa 1,000,000 yan eh. Tuloy pa rin yung buhos na lang itong maruming tubig doon sa drainage, useless pa rin yun. Okay, Doc? Ako yung may nirecommend, kahit kahapon may nirecommend na naman daling puro closure. But then, pag every time na makakita tayo ng 5, pinapasakan ka na dyan. So, there is no... wala nang tubig na lumalabas doon sa pipe. So yung kasama yan sa paglilinis. Kasi ito, yung dahilan kasi na nagka-problema na rin dahil sa mga violator eh. Kaya dapat mas harsh yung penalty sa kanila eh. Ay kung kami lang na pumapuntahan ni Karol, paralansangan ko ng atratahan lagi. Ang buwag ako, sa kamo ako ng tao, problema sa buhat eh. Mr. Chair, that penalty, yung recommend, imuha mo ang historiano dati sa Bulacan Task Force na if caught, na na-connect na ito, they should be stopped right away, close again, and they can only open if they comply. Medyo ano ba, tapos stiff ang penalty, kung pwede nga, gamitin ito ng national law, mas mahal ba ito? Hindi mo kaya ang closure ang gate mo, recreated, Malay Environmental Task Force noon. Mali ang muna ko task force since concentrated ko sa Bulacan. So, it's great na Malay Environmental Task Force ka ba? Pero yun mo, ang creation ng Environmental Police. Ang bulis ito at police sa daan nga, environment yung anong pinto. In that case, dapat may mag-assist itong police kanda ito. Sir, man. Actually, wala naman tayong problema doon. Pumuntay naman talaga sila eh. Basta. So, yung has talagang request ko sa atin, yung binibigyan namin ng recommendation for closure, yun naman nagpo-comply ka agad, siyempre, hindi naman ganun tayo ka-prover na, ano. Sa na, chairman? Tinignan naman natin, allowable na. Basta as long na may 67 meters ka, dapat lalo na pag-establishment, marami ang bulyo ng tubig naman. Malaya mo, 70% ay pupunta sa wastewater eh. Chairman? So siguro, pag may nahuli tayo, yun ako sabi, kung nandak mo na siya, okay lang. Basta, I'm sure, yun, hindi nila buksan muli yun. Is there any monitoring kung baka in the morning, buksan naman, ipalabasan naman nila? Kaya hindi pa, hindi, basta mag-connect agad yung within 1 week sa, ano eh, di ba? Sa WWC, 2 weeks or 1 week na lang. So, tama yung recommendation ni Dr. Rita. Napunta ang may ordinance, existing ordinance sa kita. Ang malapit yun sa Sowins line, hindi po pakabit siyang daan. O traso nila yung pakabit. Ano? Yung iba kay Mr. Chen, may problema sa BIWC. That's why they were disconnected. So, it's a problem that they have to set and we see. So, yung moral question siya ang problema na doon. Nagtit sa nga sa Benimorsi, so paano nila i-dispose ang hanggang wastewater? So, bisanta mo, nalim mo ang buho, ipagbuha ka ko na, or else, di saan na maka-operate? They get the services of BTSI. So, how sure are we na BTSI, right? Yun na lang ang problema dyan. We cannot really be sure na tama yung ginagawa. So, ano naman natin pwedeng bantayan ng mga ganyan? Mangyari sa chairman, tuloy-tuloy pa rin yung pulling form palabas doon sa dagat. So, mag-isang buwan, no? More than one month sa chairman. So, what you rely on is yung report ng DTSI, say for example, kung ilang truck loads ang binidiscuss nila as to the water consumption na ganyan, yung sa billing, doon na lang namin tinitingnan kung isang problem. Most of the time is not ano eh. Okay. Doc, review ni Man. May mo recommendation to sa amin din sa pano? Discharging. No? So, nasa committee, i-report ako sa pano committee ako ma... But it take time. Tama mo, isang buwan pa sa dalawang para sa province. Bumuhay pa, taro? Kung dapat ano, interest na lang, implement na ulit na sa ato. Else, wala tayong mangyari.
future. May concern lang ako kasi ang sister ko sa Dalabay, ang concern nila, pag nagpakabit sila sa server, kasi mababa yung lugar nila, so mataas yung server line, so ang problema nila baka mag-backflow. So, is it required with sandaga mag-connect? Or kasi may septic naman sila, may existing septic, oo. Meron si naman. BIWC, anong kwan nyo dyan? Pagkakanya, mababa yung depilasyon ng... usually, ginagawa ng commercial establishments, yung holding tank nila na main, bobomba rin yung pataas eh. Kaya nire-recommend namin, yung pag binomba mo, hindi nakarekta sa manhole, sa line. Kasi ang tendency, pag direct pumping yung sewer, aapaw yung manhole. So, ganun nag-ilinigay sa Basso North area. Kaya ang recommendation doon, kung residential area, is talaga magkaroon tayo ng communal septic tank. At ibang pump out na lang. Tapos, from there, kami na magpapump out palabas. Ang concern lang natin ngayon, which is we constantly request from the LGU, is the provision of open space and right-of-way. Isang issue natin doon, yung kalsada. Meron na po linya sa main road, ang problema, yung looban. Hindi makapapasok yung network. Same case like in Sitio Ambulong, doon sa may taas ng Red Cross. So, basta makapuulan tayo ng mga open space, communal septic tank, yung ibabaw nun, pwede gawing basketball court or what. Determine. And then, right of way na lang. Matagal pa yan eh. Ano na yung solution natin yung problema ngayon ang natin dapat gawin, Sir Man eh. Kung sa babaw ka, so meaning, hindi ka man nag-palabas ng tubig doon sa dito. Walang problema yun. Kasi pita ka. Ang ngayon, paano na, so issue ngayon sa sewerage na yan, sa drainage na kumakabit yung mga tubig dyan na lumalabas sa balabog. Eh kung mababa ka, di wala ka problema. Meaning, hindi ka nagpadala ng tubig doon sa drainage. So wala ka, hindi ka nag-contribute ng coliform. Ang kailangan na ngayon, yung nagpunik pa rin sa drainage, dapat makat-off na lahat dyan or if wala. Pag nito na sa coliform ka sa bulak, oh, ganun pa rin. No changes. Okay. Isa lang ang drainage doon, mapalit naman yung sito sa akin. Kaya ka na kasana nahuli doon, ipaklose talaga muna yun at until na mag-punik sila sa sewerage. Yun ang solusyon doon, Dok eh. Eh kung ganyan lang, eh bayaran na yung penalties. Ba't di gusto ko mag-operate ng 1 month, 1 week? Ano pa rin? Hindi na sila makakonect doon kasi hindi na sa akin. So hindi na sa operate ngayon, hindi na maka-operate yun. O magaling, okay lang. Kung paano, how sure are you na hindi niya kunin yun? Sure na rin dyan, pasakan mo na, tapos ang problema. Eh kukunin niyo yung pasak. Ha? Paano nila makukuha? So ilang na ba napasakan natin doon? I can give you the report on Monday. Okay. Kasi natin ko sa inyo noon. Well, amoy pa rin dyan sa ano eh. Amoy pa rin. This should be a regular activity. Hindi lang tayo ngayon na binigyan tayo ng closure order. No, this should be a regular activity in monitoring all the drainage. Hindi yung kailangan kayo may problema, saka kayo mag-inspect. Dapat kayo, buksan na lang yung drainage na yan para madali natin makita. Kaya na, bilisan natin eh. O ilang linggo na? Saan pa tayo hanggang saan ito ngayon ang bukas? Actually, Dok, ato ha, ang nagtatrabaho ngayon yan ay hindi niya sinusunduhan ng lusipyo. Mga contractors yan ang nagtatrabaho yan, libre yan eh. So wala tayong nahay na tao na sinunduhan yan dahil puro yan libre sa mga contractors. Wala tayong tao dyan na lusipyo na sinunduhan. Libre yan. Okay, so anong solusyon dyan? Engineering dapat kasi hindi kaya lang sir ma, engineer kasi dito so invited with this association to, dapat sagutin niya to why he was not able to attend this session and it's very important today dapat sulatan natin yan siya and he also explain to this body. Okay. Joe, is it related to... Yes, that's right. Good afternoon po sa lahat. Napapansin ko kasi mukhang puno yung problema natin eh. Ngayon? Yung ano namin, yung mother company namin, yung Macrovisa, sumulat na kay Presidente Duterte, nandyan ko sa minsan yung balis. Balis sinasabi niya na ang hiling po
isa akong tumulong para ubusin po yung remains. Para siguro mawala na yung ano natin sa pundo. Thank you, bro. Kay Constantine po sinasabi. So, can we read, Mr. Chairman, sa tulong ng we expect from Mr. Yusutan, yung tulong? Ay, ito. Madam Secretary, pakibasa na lang sila. May problema ba ito? Sino ito? Si Yusutan mismo ang siya mismo ang gumirma, no? Opo. Okay. We will allow our Secretary to read. Kung iti-cover lang muna yung sa nusipyo, kung bilis yung... Okay.
tumigil na yung pag yes, parang mag-iisa yung kumpan dyan. Yan ang purple din. Mag-react ka na dyan. Ano ba i-react mo dyan? Oo. Yan ang una muna buksan. Buksan. Tartuhan lahat yung mga may hindi ka na kumigil dyan. Ngayon sa rehabilitation, sila na bahala kung mag-offer sila ng at sa Captain Sherman, in case naman mahuli, eh dapat ito na nga, yung order ni Mayor, ipakato mo na yung tubig nila para walang tubig na lang parang sa drainage na. Sa'yon. So that you will comply, na mag-apply sila na mag-unik sa sewer. Yun ang dapat gawin din. Hindi man natin gusto yung ganun ka-harsh pa sila. Ano eh, corporate. Isang buwan na to, oh, issue. Pinapokpok, pinapalubalog kita, pero huwag pati ako sa buwan nanda eh. Diba? So ano pa ba ang due process o kawawa sila? Isang buwan na eh. Okay, so are we in agreement, Honorable Bautista? So we will coordinate with the municipal engineer, kay Mayor. Nakakaw mo kay Mayor para... Start na nga bukas. And then... bukas agad ah. Paano simulan? Tagal na naman siguro, tagal mo rin sa pira eh. Pira pero tagal eh. So wala na problema sa budget. Oh, andyan ano? Yung, well, may equipment naman yung bucket tube eh. Ilang million? Almost. Okay, ano? Susutan pa. Siguro may request lang natin yung gumagawa ng timeline. Kasi 6 months na nakalagay dyan eh. So, kasi palagi na yung tatanong, kailan matatapos? Anong punes ang trabaho ang kailangan matapos na yun? Wait, next week ano lang naman? Para din tayo magsisigawan dito, hindi pa sa kumunan na kayo. Masyadong makakaroon tayo para matapos. Kasi magaling yung sispas eh. Yung sinabi mo kung the whole stretch of Balabac up to halimbawa boundary ng Batman o kung ano o isang linggo nang gawin yan. So it could be easy for us to monitor na ganyan. And then, kung suggestion talaga natin na pag may violator na nakakonek, hindi mag-gumawa tayo ng ordinance, kasi kita po siya. Yan ang tinatanong kanina. Sa septic tank. So,
issue yung close your order, kung gusto niya mag-close lang kanita ko. We told them to close down. Wabat close your order tayo. So, ang ginawaan na, nag-voluntarily na-close na. So, until now, they're not yet open dahil may anda pa kayo deficiencies pa sa mga iba pang mga permits. Basta nga pala close your order. Mata sa example, a place that we could close down right away. Pero kung natin ako, natatang mo, kaya nga lang mag-intune if violation. Oh, pero kung nagawa ba itong 2 weeks na ba ito, libyo ba ito, or nga tumalang, ahig ko hanggang to sa 3 days eh. Diba? Kung nagdakpan nato, nagagawa ito sa nang drainage, halit sa septic tank, bubang mo talaga yung issue na. Kung ano nabirang yung honorable na putis, nakita din mo na kung halin ng kundi yung naghahalin. Kung kapis kong baho, diba? Ngayon dyan ang naghahalin itong pano mo sa kusina dahil kita mo mga sipo-sipo. No? So ang dali mong solusyon man, i-plug mo, i-cut. Ang pag-style nabit talaga, i-cut anay, ang tubo mismo, i-cut lang, tapos i-plug pa, i-cilinto. So, impossible for them to use that again. So, okay. May tendency, ma-close pa rin ang operation nila, wala mas lang palabas na. May imagipata mo, at ang tangyabi nga, ano na to, since with the alteration of the utilities, no, Kelco at the AWC at PTSI, ang sabi ko na itong kita, mas madali nga mag-compel sa anda, no, to stop operations, even with a closer order, ay pakat o pangat na utilities, power to be. So, that is what no. We are planning to do now. Well, the best example na nga tango ang sa Westcove. Well, the Westcove, pag-close na to, within the next 2 days, napasara na to ng tubig at kuryente. So, si Mr. Aquino has no choice but to leave because there's no water and there's no power. So, pasara mo si Chairman, no? Okay, basta malakpan, asan dali, ipakatos itong tubig na, eh. Para hindi usin na ka maka-contribute itong tubig itong mahigko sa drainage. Ang atong concern, ang higko ko lang eh. Dahil sa bilog ko, Mr. Chair, ang pamirong ano sa amon, no? O pareho yung mga boarding houses ko dyan na in violation. Napukta na ako nabi, kung ipasara kong siya, din natin sa kapayanon, ang mga borders mo lang, no? Siyempre, it will take time to look for another boarding house. Pero ang sa bilog naman nga na nakita, i-punta lang, pag close na itong sandaman, at the same time, i-request na ito na cut-off ng utilities. So, mga borders, papilitan din na magaling. And then that will force the owners of the boarding houses to comply if they want to remain open. Di ba? Or ang sabi nyo na pinakamadali na maaari. Na paano kung ang boarding house walang billing permit? Ito yung mga tradisya. They have to comply with that, whatever is needed for them to reopen. Yeah. Thank you, Mr. Chairman. Kasi nga ito na ako na nangyuso na sa drainage si Roy, na dapat ay may makita o sa nakaraan na corrected na ito. Ang polyform level sa Bulabo from 18,000 dapat ma-reduce na ito into 400 counts no of polyform in 1 millimeter na tayo eh. So to reduce Mr. Chairman kung siguro sige man ang continuous man siguro monitoring provided man si Akatominit so it result from EMB. You are not provided. You are not provided. No, no. Ha? You are not provided. Eh, paano ito masayaran na kung nag- Ay, ito ko. Ang nalang nagpapalabas ng report, di naman namin alam yan. So, paano ito masayaran na kung atong binubrahe okay na o hindi? Yung uniform count, walang coordination, walang report. Wala, wala. Suppose hindi ko kung nung way back years ago, meron kaming halos regular na report dyan. Pero matagal nang wala yun. So para ang nangyari kayo natin, pala yung United Nations okay. Yun, public pa rin. Okay, Honorable Bautista. Joe, anong kwan? Ang una ang gawin, coordinate kayo kay Engineer Kasitsit sa kay Mayor, para malaman din ni Mayor, no? Tapos kung okay na kay Mayor, okay kay Engineer Kasitsit, schedule nyo na. Sige po. Mapabilis. Ngayon, pag kumatrabaho kayo, Joe, ang sabi ni Doktor, dapat may maliban doon sa rehaban, yan lang sa pag-open pa lang. Coordinate ka rin kay Doc. Hindi sila kayo nang hindi. Hindi, dapat na doon. Maraming may tao si Doc. Meron doon. Sama kami doon sa team. Ayun pala. Para kwan lahat. Coordinated lahat. Okay? Sir, what's the question ko lang sa akin? Pwede i-monitor man ninyo itong areas na may kwan. Ayaw niyo ko ng engineer yun. If do something na maayon. Pero uy, the other day ito, ang pangkarin ako, no, ano, babae mo naman, nahuhog ko sa buho. Yes, so na ni Jollibee, between Jollibee and yung sa, may pump dyan, sa isang pagdaman
Joe, kung meron kayong extra na metal, ano yung tawag yan? Metal tape? Yung metal tape, no? Tagpalin na lang muna yung mga nabuksan na hindi na saratuhan kung meron kayong extra. Para hindi na kailangan yung tape na yun kung may takip talaga na metal tape. Malaki yung mga steel plate na. Ah, malaki yung steel plate ninyo? Lalagpas yung ano na. Oh, sige. In the meantime, doon yung direction na punin mo yung assignment. Okay. Mr. Chair. Honorable Dinero. Thank you, Mr. Chair. Just for a point of clarification, Mr. Chair. Ano ba yung gusto ng BTS na yung sa trainees? To rehab or to repair? Ano ba yung common ano job? Yung intention natin is to make our existing website working. Declogging and closing of manhole. Ayon lang. Illegal connection, yeah. Nakikisama niya dyan talaga yung engineering because you don't have any police power to implement. No? So, what will happen? No? Because there are some, meron yatang drainage that it was turned over to the IWC. So, what will happen? No, because the BDS, I said, it's the whole drainage system in Malabar. So, what will happen to the drainage system that was turned over to the IWC? Yun yung kailangan maklaro din. Kasi ang problema natin na drainage line is yung na-construct tayo pa yung GM Harbors. Ang turn na ginawa ng DESA is the phase 1. Ang coverage lang nun is yung beachfront line from Henan Garden hanggang Max's Restaurant. Tapos dumaan yon dito sa may Bamboo Market, lusot sa Tajinis, papunta doon sa pumping station ng Tiesa, tapos lumabas ulit papuntang Bloomfield, tapos doon sa amin ang pinaka-outfall niya sa may Islakay. Yun yung current na ino-operate ngayon. But that is part of the drainage system na ginawa ng Tiesa. Pero ngayon yung tinonover sa inyo yan? Yun yung currently na ino-operate and maintain. Yeah. Ngayon, if you will remember po, in 2016, nagkaroon ng MOA, ng multi-partite memorandum agreement for the drainage management. Ang task na dapat ng different agencies, one for the local government, when we submit the report to the LGU, kailangan ma-actionan yung closure ng lahat ng found na pipes doon sa network. But unfortunately, hindi na sustain yung closure na yon. Kaya ang tendency, yung existing pipe natin, drainage line along main road, na ipunan na yan ng burak at ng illegal connections, ang tendency pag nagkaroon ng heavy rain, yun yung black water na lumalabas sa dulo. Ito lang ma, yung sa inyo na na-turn over sa inyo, functional yun, kaya that can be contaminated eh. Basta nagpa-function yung drainage system, and then, yung sa inyo ba, wala bang mga illegal connection? Deported yun, sir. Nalinis na yun ang illegal tap. Nalinis na? Oo, kaya lang, may mga nakatap doon na lumang linya na dapat yun pa rin yung malinis. Kaya again, walang... Identify nyo na ba aks yung lumang linya na nakakulit? Yung isa, sir, nasaran na natin yung Bloomfield, that is coordinating with Barangay as well. Yung community na yun, connected na rin sa sewer last March 11. Yung isa pa? Yung isa pa, yung sa community sa likod ng Seven Stones. Yun yung hindi pa nasa. Si kanino nung linya yun? Ano na rin yun, sir? Existing na rin yun, Mr. Chair. So, kailangan yung masara kasi yun ang nakarekta yun sa discharge pipe. Yung masara na rin. Yung pala eh. Yung masara na yun. Engineering. Dapat i-cut yun, ha? Private daw po kasi yun, and wala tayong... Oh, yun. Yeah. Wala pakialam yung mga private-private ngayon. Wala ka kayong... Anong private-private daw nila? Private, naka-encroach dun sa private property nila eh. Sa private property nila? Tapos nakatap doon sa network. Ano yung nakalabas? Naka-correct yun sa drainage outfall. Ang suggestion lang po namin is this. Para mawala yung coliform count, kasi yung every time na nagtatest sa DNR, if you will take to their reports, actually, nag-issue na rin kami ng notice of violation because of that eh. Then, thinking ng DNR, the IWC and TSI are liable doon sa water quality. Pero, in the first place, it's
okay, medyo napalayo tayo. Yung sa akin lang mga ma'am, yung drainage lang muna. Yung drainage. So, yung drainage kasi ni BTS ay nalilinisin o ayusin. Saan barda? Yan yung tanong natin. Saan barda kayo mag-upisa? Hanggang saan? Kasi yung iba na drainage system, turnover na yan sa BIWC and you have to take charge of that. So, ngayon, yung sa BTS ay sino mag-identify? Our engineering o... Wala pa rin proper turnover yung drainage na yun kasi if you remember, it's TSA rin po, PTA pa, ang nag-construct ng line na yun. So supposedly, sa kanila pa rin yung ownership, pero yun yan, dahil hindi na turnover operation and maintenance, ang tagal na panahon na hindi nalinis ang drainage line na yan. Hmm. Last time na nalinis yan, 2015 or 14, nung ginawa yung public system. So yun yung nalinisin nyo? Okay. Bago si Jojo, no? Maganda yung nabanggit ni Juan, nabanggit ni Axcarina na may isa pang connection na hindi pa nasara. So, Mr. Aguirre, pag-i-take note lang. Doc, at si Nonoy, pag-i-take note lang ang isa pang connection na yun na hindi pa naputol. Kasi yun ang nagpo-contribute pala na matuli. Ang identify nila Ax. Okay. Someone is raising her hand. Sino ako na po. Sir, to clarify lang, tinatanong niyo po kasi kami po ano yung gagawin na area. Actually, Are you so, yung gusto lang po namin malaman is we're taking the lead of the provincial government. Sila po yung magsasabi sa amin kung anong area yung i-assign po nila sa amin. Pero nakaready naman po materials, tao, marami po kami yan. So, so you're in coordination with the provincial government. Willingness ni Honorable Bautista na pa. You have to grab that. Okay, so
bukas. Yes, Mr. Tapis. May suggestion lang ako kay Dr. Salabar. Okay, okay. John? Kasi sa ngayon, hindi natin alam yung totoong kung ano talaga yung quality doon sa bulabog. Pagkakalam ko, meron ng laboratory dito yung DNR. Baka pwedeng tayo na po yung kumuha ng sample tapos ipatest natin sa laboratory para alam natin kung ano talaga yung totoong quality sa bulabog. Yes, that's a good suggestion. Okay, Doc? Yeah, actually, talk to the sanitation unit na to check kung talagang totoo ng laboratory. Then, we will coordinate with them for assistance to help them monitor. Trabaho kasi nila yan eh. Hindi naman ang sabi ko sa akin yung batas na yan, but then in the proposed ordinance kay Dr. Romano, parang inakok na rin natin yung responsibility to help them check the wastewater. Okay, so thank you, Doc. So at least paliwanag na, no? So, okay, tomorrow, so Honorable Bautista together with the staff of Dr. Salabar and with the BIWC to be represented by Ma'am Ax and our island administrator. Okay? I'm not available. You are not available tomorrow? Mr. Chair, I'm not available at that time. Ah, 8 o'clock? Yes, that time. Kasi no, tomorrow, no, Friday night. No, no. Clarification ng Millennial Jesus of Honorable Bautista. Honorable Millennial. So if the BTSI will refund or repair, so open lang. Okay, so we need the approval from the Jesus? No. Because it's a Jesus project? Sa drainage wala. Okay. Thank you, Mr. Chair. Isan pa na ni Honorable. I heard about it. Because I don't think there is any place in Boracay that will accommodate that much debris.
The rough estimate made by the municipal engineers, it will cost us 16 million. Is it possible to take a So, of course, I was also in communications with some national figures regarding that. And I said that, you know, if we continue doing this, we need additional funding. And Mr. Chair, no, this is a problem, and this was also brought up by BNR. Where are we going to put all the debris that will be removed? Because even now, there are certain establishments who are doing self-demolition. That is also the question. After they have removed the debris, where will it be brought, Mr. Chair? So, I was talking with our municipal engineer and some other local NGO officials. And the consensus is that we'll bring this to the mainland. And one solution is that we'll utilize this as feeding materials for some of the properties that the LGU bought, which is located that will help us to fill up also, and at the same time answer the need for place where you could bring all this debris. Okay, don't forget to bring along with you always a big container of water. I have no problem, Mr. Chair. I always hydrate myself. Okay. The thing is, Mr. Chair, what we did in Westco was after we closed it down, then what followed was we removed this power and the power as well as the water. So I think in later on we will use that as a template, no, for the actions that we will take. In fact, Mr. Chair, while I will not announce to you publicly, but there is another resort that we are looking at to close it down, no, because of also violations. But I think it's premature for us to announce. No? Mr. Chair. No? So I think again the template that we'll follow will be the same. We close it down and then make the proper request to the utilities to cut off power and as well as water. Okay, with that accomplishment, we would like to extend our congratulations to Mr. Giri. Okay, let's give out the word. Mr. Chairman, that is still not, there's still a long list of actions that we have to take. We have already undertaken the closure of those structures. So may ikot ba? May blue team? We asked them to remove it, but apparently they didn't remove everything. So we have to remove ourselves, but that's okay. So it's already done. So that will help us actually in the traffic there. So if we could like fix the area, so we mas magpapatay pa ang kalsada. So at may mga closure orders pa katapos yung sir na implement. So we will be doing that in the next days, weeks. Okay. We will just take a break for Holy Week. Okay, then. And then after that, we'll start again. Okay, before we move to the next concern. No, at the Makroasia, is that right? Makroasia, they are asking permission to leave. But extend our, in behalf of the Sangguniang Bayan Malay, extend our thanks and gratitude to Mr. Dusutan for that offer. Honorable Consigliere. I would like to ask something, Mr. Aguirre, with regard to the implementation of 3+5. Of course, I understand that through the whole islands of Urata, is of course many structures will be affected, especially the residential houses. How will you address, Manoy? Paano mo inikwan ang mga residents? Of course, they're also subject for demolition. So, paano natin ma-address ang mga residents? Any questions? Well, that is actually a difficult question because as much as I would like to ang pagkakakot at kusoon,
sabi mo, nanda, no? But if necessary, no, then we have to do it. But anyway, our priority is actually initially on our kids. So the area it has difficulty now. Mabaligtuhan with this chair, mga members. Ang area from ang dati mga station 1, alin dyan, ayan po sa may business to come. So, in the discussion that Alma had with DNR, we're actually, we asked them if pwede lang na ano ulan. Then, ano man, magbigyan lang yan mo dyan. But apparently, they're insisting on that last line. Then, ang ato nabing basis that I found out from Alma, ang basis na itong dati ni Kano dyan, 35. No, ito yung mga 35 yung naging kanil na doon. 25 lang. Dahil wala itong ginawa ng 5. Dahil ang kalsada nila na sa likod. So, dahil mo ang atong nakunting consider lang. No, to. Pero actually, may mga actual setbacks man sila compared sa dati. Ang setback yung magsanda rin dyan. Kaso, ay mo ko nalang kandya sa ano, napilit ng BNR na dapat parehas tanan. No, na 35 plus 5. So, yung mga nakatabot dyan, Mr. Chief. Okay, so next concern, how about the estimate on the road? Okay, sa road, Mr. Chair, I think there are the delineations made, no? Delineations made by BNR and DPWH, and they followed the 6 meter from the middle of the road, which we, what we have been hoping for, and we have been requesting them that. 15 meters seems to be too much for an island like Orata. And in fact, they are not, but of course, the decision remains with the president on what will be proposed. But what we end up with, and even if it is, they continue to be sa 12 meters na kalsada sa East Lake Orata. And ang naging gamit kahapon sa delineation, 12 meters na. 12 meters, so 6 meters on both sides. So, siguro ang atong umrahon, kita si GU sa barangay, encourage ako na atong mga pumuyong napiktuhan na mag-comply yun, Mr. Chair, no? Dahil rather than wait for the LGU or with assistance of with the government, kaya ito man, again, sa gobyerno, na mag-uba. Dahil pag kita mag-uba, paspasan, diba? So, at least kung santa, they will be able to take better care, no? Na ang ganda ng lugar, hindi ba kasama din gusto? One thing siguro, Mr. Aguirre, kung may relation, ang buti na po kita sa walatawan it, like for example, kay Norabor Gabay, yung sa Manokman, no, during my time, kung ano tao, clearance eh. So, if there are no valid clearance, meaning mo, valid principal permit. So, at kung naapot doon siya, na-identify na naapot sa widening, paki-close na yung negosyo, parang mapilitan siya na. Mr. Chairman, this is actually what we have done so far in Balabag. Last year, nag-handit sa lang ito. May iba man doon sa Manokman, no? Pero, bukong din mga tambay na nasa Churik ako, dahil na rin na sumalong lahat. Amo pa man ang mga ano. So, ginoon na naman, ginapit ko, pinatapos naman ng iba. So, we'll encourage them to do self-demolition. Pero tangga, since we are in this situation, then we'll just, once na matawag sa reasonable time within which to demolish, then after that, we will concentrate on that. But initially, Mr. Chair, ang ato na concentration, kundi sa ano, na sa 25 plus 5. And then after that, then we will go back to the, or we will do it simultaneously. Tawad na imoran ng kung nakita ni Presidente na we're doing our job at ang komunidad na nag-operate, there's no reason for him to not to consider our appeal na hindi naman pasaratong Murakay. Okay, Norabuhay na po sila. So, meaning, kung na-identify na na-identify na ito na within 6 meters at naka-encroachment, so is there any notices of violations sent already? So, abo na. 2013 pa, 2014. Well, I mean, ito na lang ang one. Is there any other additional pag 2014? May additional pa ba na nag-encroach after 4 years? Wala na. Some of them already complied. So, again, we recommended to
mayor for demolition yesterday. Okay. So, next issue sa Japan on the traffic problem. Ano na ang is that related din sa banta? For clarification, dali sa mag-access road na to, ilan ang step back? Pari sa station 3, bago. From main road to station 3. Actually, under the ordinance, no, 2001, the 2007 ordinance, the new zoning ordinance, 6 meters and below, required tayo ng 2 meters step back. From what side? Yes, from the edge of the road. From the edge. Okay. So, Honorable Bautista, you're... Just can go other to the other issue, Chairman. The road, the traffic congestion. Yes, traffic problem. Ano na ang, is there any other plan? Ano ba ang ibawasan or? Mr. Chair, the transportation officer will report on that. Mr. Roxon? Last Monday, the office of the mayor's staff at the office not to accept application for permit for any forms of vehicles. And in line with our committee hearing conducted last week to disallow the usage of golf car on the main road, we have already implemented Tuesday. And by Monday, I will be informed the operation of bug cars in the Mount Ho to stop. And likewise, they are requesting me to find place in the mainland to transfer the operation. That's why I told them that if you wish to, I will help you to locate a place there in the mainland. A nice place, Like in the Bahoy or. And. What else? With regards to the A-Drive program, there are already 255 availed of A-Drive, and all of the operators have been already notified of the phasing out, which is the first. There are two schemes. For those who have already availed the previous years, their tricycle will be operated until May 31 of this year, so that by June, those units will be phased out. And for those who have availed for this year and who have not yet availed, their tricycle operation will be valid until August 31, so that by September, those vehicles will be phased out. Okay, what is the inventory of the aging vehicles and also the inventory of the resort, no? The budget, so mumpura hanggang sa limit. So there are two. Even Mr. Chair, holders. Oh, there is also. I have reports that there are holders who have like five, six vehicles, but they're only allowed two, no? So we have to inventory that. Okay, so kindly do the inventory para mabawasan po. Okay, Mr. Chair. Okay, Honorable Bautista. There was a report earlier, I don't know how it's true. The issue man ang permit ay sa Bora, kaya issue man ito sa mainland. That is not true. All permits are issued in the mainland. That's fake news. So yes, what the process is, they can apply in Boracay, and then we could do the, but the actual inspection happens in Malay. So they could bring their papers in Boracay for assessment, and then Malay will have to do the final the processing. So para kung isa may bisit sir, nabuligan mo na ito ng mga stakeholders, no? Hindi kung sa nagraman, magtabok pa sa dalo sa inspection time tayo. Mr. Chairman, nasurprise ako, Mr. Chairman, I saw one pick-up, parang bago eh. Pick-up ko tayo, kung parking sa may, you know, Lake Town. Ano sa hotel na ito? Buka? Atin niya? I do not know. Hindi na lang na strata. Oo, sana ako. Strata lang hindi na. Transport na ito? Bakit? Oo, ito yung issue na. Takot na ito? Para siyempre. Eh, ibig sabihin na sa dali, di ba, you want to follow the law, the ordinance, di ba? Eh, hindi pwede, wala no sacrifice ka. Okay, dali. Sir, Chairman, kayo. Isa ba nagkakatawa? Yung motorbikes na nagbiyahe na sa main road.
Mr. Chair, there is a continuing apprehension. Like the other day, we apprehended around 13. Yesterday, mga almost 20. So the process now is that once they apprehended, ang apprehension, ang cause for apprehension is because they don't have a permit to transport. Then they are brought to the mainland. Even the payment, even payment of the citation ticket in sa mainland talaga. So kung magkaya mo sa dapasakon, I refuse to give any endorsement o ano man, because they have to settle that in the mainland. Then we consider, no, parang na-tolerate natin sa nasa other areas like Bulabo, Tumarto, then walang service ito. Pero ang angkot lang na concern at sa main road ba, saan nag-disturbo sa construction or binigyan ng duga po sa direct na traffic sa main road. Masama ang takpan na ito, Mr. Chair. We conduct operations, well, not every day, no? Dahil ang tasking na mapago man eh. So, pag-libre ang atong na auxiliary police, especially mga manang oras ka, nag-apag sa talaga pala ko, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair. Honorable sa kapanya. Yung issue ko nalang no, sa kapanya mo sa permit to transport at sa may get-out permit. May hinahabing may permit ito from sa Malay na rin. Mag-renew yan sa amon no, anig-atwa, galing nakaagin sa barangay, pero may permit na siya. And then, naiyaman nga nag-ano nga, ibtawan ni Mayor, impirmahan, nga may order mo sa amon na hindi nyo mag-process it, permit to transport. Pero ang ginpirmahan na nga to process ang permit to transport, pangbaro takataas yan sa akon. So, anong hindi ko maintindihan kasi may executive order ibang sa amon sa barangay nga, hindi ko mag-process it, permit to transport, dahil gusto ko inventory. Ano kita ba ang tama? Kasi, puro formal mayor ang abot sa amon eh. Karang mag-aabot kami ang Malay dahil hindi kami mag-taw certification. And then ang iba, nag-diretso dito sa Malay, pag-renew, pinakita, ay ginagtawan kami ito sa Malay. So ano ba lagi ba ang tuod? Dahil kami ang naiipit sa barangay. Actually, my office, since the issuance of memorandum, did not facilitate application for permit to transport sa single. So, if you could notice, those being a motorbike with permit have no record in our office. So, nag-direkta ka namin sa ano, sa ito na sa office na mayroon ng problem. Yun ang problema naman. Dahil may order kami, kung natabo kami mula, hindi kami restricto. Pero pag-abot, puro okay naman si mayor. Ima man nagtao sa amin yung executive order, ngayon hindi kami mag-process. Tapos ima man na okay, kaya ano ba ang dapat? Ang bago nila, sulat ako kay mayor, elect mo na mayor ang imong order sa amin. Kung dire-direct sulat ako kami mag-okay-okay, kanti tapo kami certification, hasta karawa kami na batong nga kinulit na lang ako order sa amin. Parang yung amang problema ni Kapchona. So, mag-alit ba? Permit, tapos ang damang siyakyan, agyamiton bro, arog na puntun.
couple doon. So siguro I should discuss that matter and then have to come up with an agreement. Hindi pwede rin masuot sa noon na may evidence sa kita. Yes, we will issue a certificate for the initial craft ng Agapundo na dahil violation sa ito ng ordinance na Mr. Chairman. Kapala po ang lahat. I asked the mayor before he left kanina when we were after the Palafox. And we all know he came from Manila. He said he was going to issue a write a letter to the governor and have it stopped. Ang pagpun? Because it has no mayor's limit also. And besides, we are violating our ordinances, everything from the province to the local. So we do, it's a sheer show again, no, of disrespect. Anyway, Mr. Chair, okay. we might even need endorsement at least on the Sangguniang Bayan. Dahil po na may special permit eh. Kung special permit, we don't charge them anything about it. But they have to follow also the correct process. Ang i-consider dyan, ang purpose pala, which is my advice is kita with the congestion traffic. The only thing is coordination lang utak sa kay mayor lang at maputang tayo pag may crisis kita, bilang natin di kunji sa traffic, di temporary may nagputang alay. Ang sabi ng Mr. Chairman is, siya sa barangay Balaba, simply want to ask them, libre ba na ang paggamit at punto no may bayan? May bayan na, dapat ba siya mo ng barangay? Dahil patiklan ang nakmano ko sa siya sa porte. Is the barangay as a share of that? May offer. Dapat kumpuhan muna nato. Na ito. Ang gusto niya, ha? Ang isa pa, how about ang mga private aircraft ito magamit, how about if all resorts from where? From Station 1? O baka sa speedboatan na nun? So what will happen na sa atong dagat? Cuman, may na mga paraw, ano? Mahiko mo na. O, dapat ipungkuhan natin kung sino ang bigla ka, ano ba ang magagamit ka ron? Bila ka resort ang pwede magamit? Then, abuse naman ang gabi na. We will discuss it with the governor. Because out of this problem, may kami kita problema. Temporary na lang siguro pagkatapos kaya. If I remember, Mr. Chair, a few years back, when I was still in the Sangguniang Bayan, a proposal was made, and that was endorsed by the Sangguniang Bayan, in the same area, to put up a puntun. There was a proponent who will put up the puntun, no? But the province did not endorse that because they said it is in violation of the what entry policy. So, why now, no? It's the same situation. And the intention of that pontoon also was to decongest the traffic. But they did not recognize that. Okay. Mr. Chair, so, masama ko ba tanong, Mr. Chair, no? Kung anda, okay lang. May ako naman ang pinapropose sa anda, pero hindi na naging nagabagan, one exit. Your ordinance that you sponsored, which we approved, remember that the omnibus ordinance on, ano? The reason why they did not approve that because of the one entry, one exit policy. So they want us to harmonize with it. I don't know anong klase nga harmonize policy. What kind of harmony? Mr. Chair, I think they should have decided whether our ordinance was of the virus or not. So actually, I am the opinion that we could actually enforce it. Because there was no disapproval on their part. They didn't expect to harmonize. So what is the harmonize, Mr. Chair? We'll check on that, Mr. Chairman. I will vote for its revival of the ordinance. So I shall move to remind the Chairman to vote for revive the ordinance, Mr. Chairman. It's already revived. No, I don't know if you're the secretary to send it back to the Sangguniang Panaliga for comments. Okay? So, kung ano mo kita, ano mo sa isa? Sa solid waste. Now, we have to hear from Mr. Edina tayo. Ano na ang status ng solid waste? Sa tourism officer, sa mga ito, from Assam, Christian. Good afternoon. Last na ang tourism officer, everyone.
recent update, we just finished, we started an information education campaign in partnership with BFI, BIWC, and the Environmental Management Services Unit. We started last February 19 in Balabag Elementary School, and as an output to that, we encourage the students to do an eco break. So when we say eco breaks, yung plastic bottles, ipasokan nila ang residual waste like the polypropylenes or the coffee wrappers, candy wrappers, mga ganun, as a source of waste diversion project natin. So the eco breaks actually does not need any machinery or anything. So that's what that's an immediate solution natin to reduce the waste. So for now, we have an account of 651 from the Balabag Elementary School na eco bricks, which we constructed planter boxes now on the Manok-Manok area sa office. So we'll plant there using the eco bricks as a model to encourage the establishments to adapt the project. So that's for an immediate solution without the need or budget or anything. So for now, also, clean-up drives is conducted every day by different establishments, by the barangays, especially Barabag, every day clean-up, and also the NGO personnel every day clean-up the internet. And one problem on Bulabog, which is always delayed ang collection, so what I did, I allotted one truck na solely for Bulabog collection because we have a problem there on the tides na hindi siya ma-access any time of the day. So, we allotted one truck solely for the Bulabog clearing and collections. And also, we provided assistance in the manpower sa demolition. So, pinap-overtime lang ang mga personnel natin. And also, there is an ongoing talks with the privatization in terms of the collection and the handling of the landfill. So, pinapalo-up ko na talaga to hasten because the sanitary landfill as of now could not last for about 4 months siguro, wala na. So, we need to start the engineering constructions by April dapat. So, good thing, the contract was signed and there's ongoing talks. We change yung proponent into them sa private contractor so that we, the LGU, will be the one to monitor if they are doing correctly and will file charges if they are violating the laws. So that's for the update. And for the long-term actions natin, I requested some supplemental budgets because if you can see, Barangay Balabag has size reduction equipments and waste diversion equipments and alternative technologies, but the LGU does not have. So we need, but it may take a long time, but at least we started to, nag-request ako for supplemental on the machines for size reduction, which could also answer the problems on the demolition process natin. Kasi, as we all know, some broken concrete, pwede nang yan i-crush ng breaker, pero the plywoods and the mga ibang materials, we need a shredder and pulverizer to use it as an aid for composting. So, but that's actually a long term. So, what I am doing, because I started at January, and when I checked the budget, walang incorporated na capital outlays. So, ayun, yung ginagawa ko lang is I am finding an immediate solution without the need of the budget. So, yun, hopefully the Eco Bricks project will be adopted by the establishments and encourage natin sila by our initiatives and the local government. So that's for the office. Okay, thank you. Mr. Chair. Honorable, I think one way of reducing a generation of waste bring to the MRA for sanitary landfill is strict enforcement of segregation of source. More importantly is the backyard composting. I believe that at least we can reduce by 20%, no? And at the same time, avoid ba natin yung mga medyo bringing waste to the MRA na medyo maamoy, no? I think that's part also of 9003 Okay. Egyptian. Okay. Number one.
Thank you, Mr. Chair. You said a while ago that why that Malabar has so many equipment rather than the NGU. How can you say that? Why do you say that? I'm just comparing the recent status. So we have equipment for Malabar, which is good. Why we don't have equipment? So the Malabar is only a barangay. So when I took over, wala talaga included sa capital outlay na budgets for the equipment. Who made your budget? That was made last year. So wala pa ako. So that is why I may request na ako for supplemental budget na. Okay. Another question, Mr. Chair. You said also available that our landfill is maybe 4 months talaga. Correct me if I'm wrong, that the DNR visited our landfill and parang there's a lot of violation we have seen in our landfill. Is that true? Yes. So what's the step that we are ginagawa natin ngayon? So the next step will be the start. There's ongoing SLUP updating the sanitary landfill use plan, and then it must be an immediate action by April na mag-start na to excavate and clear for another new cell and also rehabilitate the previous cell, because based on my observations since I'm from the EMB then last year, the landfill cell that was excavated was not properly constructed. So it does not comply actually totally to the detailed engineering design which is mandated by the RA9003. So however, the immediate solution is engineering works. So we tapped a contractor and it was already approved by Sangguniang Bayan and it was already signed. The contract was signed already. So ngayon? For the construction? For the starting of the implementation of the privatization of the What I mean is that tapos na ba yung privatization sa naproba na ba ni Mayor o wala pa? Kung wala pa, ano yung dapat nating gawin to para maayos natin yung landfill? Because we cannot rely on the contractor kasi wala pa eh. Baka balikan ulit tayo ng DNR at sa-dispect tayo. And then, that's ipasara na naman yung landfill natin kasi according to them, it's an open dump site. So I think we have to make any remedy kung anong maganda gawin kasi wala pa naman yung privatization. Mr. Chair, pwede yan na. Okay, honorable Tarapan niya. Kasi na-notice naman yan sa barangay, based naman kay Engineer Chan, base kung sa 9003, na kinahangan ko para to sa ako kasi ang propi na sa amin sa barangay Dalapag isang kilo ilang diet ang residuals kasi ang pito katrak na ron na bayo inoperat-paraan na makarang sa site. So effective March 1 total operation kami at makita ang improvement. So sa tatlong barangay sa isla, di ba ginahambal na nga balik ang tatlo kayong RF kasi kung sa tama nga segregation, sa tama nga pamamaraan, saan kini lang maidala ito sa sanitary landfill? At mahaba ang kabuhi dapat in sanitary landfill. Dahil nga ni, residuals data ito ang ginagaga. Sa makarong kasi, halo-halo, kaya balanda ako, violation. Ang amon niya sa balabag, segregation at source, kaya konti na lang ang residuals nga bubuog. Apo ana-anang nabubuog sa amon nga bayo. Pito katrak, adlaw-adlaw. So kung wala namang kinobrat para ano-ano ang matabo, ngani for 22 days, kung ano ba ko, ako, nakalibawang kami nga LGUs from Sambalis, Longa po, kay Inaalbay. Gusto ko rin nga, mismo iya sa Anton, agtunan ninyo, kita tanan maagto, ano ang nagkinaobra nga, pwede natin mabulikan ang solid waste. Kasi mga tabo, halo-halo, segregation of source, pero pagkabot na dito sa manok-manok, halo-halo man, engineer dyan. O nga, pagkabot ito sa sanitary landfill, halo-halo, kaya may problema kita. So, damay-damay man ni hapon. Pero ang balabag, mismo si Sekretaryo si Mato, nag-actuate nakita ano ang inubra, pwede galit, nasang kiri lang ang ma, dala ito sa sanitary
purpose to monitor strictly the compliance of the hotels and establishments, and hindi natin ma-neglect the fact that there's an increase in the tourist arrivals and all the big establishments na tumatayo. So it's actually normal and realistic na the landfill that was designed for this lifespan will be ma-shorten yung lifespan niya due to the increase in the waste generation. So for that, what we need actually is alternative technologies for the diversion of residuals. So kasi we have solutions on biodegradable, we have junk shops and other ways for recyclables, but the residual waste actually is increasing then due to the entry in the number of guests and also the population on the island. Okay, honorable Batista. Ang sa area dito sa Uda, sa may amon pa to sa ano, may malapit sa inyo the chair. Panagi mabaho na sa ang hinatumpukan ba yung nalagyan ng kwan? Pick up point? Hindi ako pwede hugasan. Nabaho eh. Yung nalagyan ng pick up point, nangamoy palagi sa pasada sa gilid. Pasada. So, identified man yung mga pick up point, siguro yan to clean up after collection. Hugasan na masunod naman sa drainage. Paano? Then, to say something, paano malinis? Amoy nga ang doon na ang ano ba ang gagawin? Na dapat hindi umamoy dyan sa gilid ng kasada. Okay. Spray, maybe spray. Honorable Gabay, para isakto na po natin. Okay, salamat, Chairman. May ako lang, ano, si last week, may nabaton akong nga letter from Engineer Tayo. Asking for a financial report para sa MRF. So ang bago, paano ako magka-report eh wala akong barangay MRF? Inapangayuan kami at report. Actually, the honorable Gabay, actually the letter was to check how will the, it's not just on the financial report, but it's an intensive solid waste management operational report on how will the barangays operate its MRF, because during the Senate hearing, it was reiterated that... Sorry to cut you, Engineer Tayo. It's not applicable to Marapano because you took over the operation of MRF. So you said that is why. You're not supposed to send them communication regarding the operation of the MRF? I think he's trying to say something with regards to that letter. Because what for the first place, why you are sending the barangay asking for a financial report with regards to the operation of the MRF? For the first place that you get the MRF from barangay. So may ibig kayong sabihin eh. Na you are saying that you have an MRF, so that's why we are sending you this speaker to give us report. So, yeah. Ano yan, hulahan na naman? Yeah. Para to escape from that statement of Senator Ligarda that you have to comply with the 9003. Until you are not. Diba? Actually, we need... Palagay ko ng sulat, tapos sabihin nyo, magbigay kayo ng report nyo. Common sense naman na engineer. Siguro baka gusto nyo maglumayo sa ano kasi para may pakita kayo, binigyan namin sila ng meter, wala sila mo i-produce. Diba? It's not just limited on the financial report. Actually, the anong ibigay mo sa kanila? Anong nga yung ibigay ng barangay sa yung report? For the first place, tinag-over yung barangay yung marit for your information, doon wala ka pa noon. And then the barangay sent a letter to the office of the mayor para ibalik yung MRF. Ano? Do you know that? And then magsulat-sulat ka doon. Actually, the purpose of the letter is to assess on how because the national government is recommending to reoperationalize. So to assess on how we could arrange the solid waste management system. That's why we sent a letter. We sent a letter about
how the intensive na solid waste management operations report, how will the barangay operate its collection and management based on the mandates. So, para mapag-usapan din on the next solid waste management board meeting. So meaning, so, it's one way of convincing you now, very deep, in the time. Siguro, ang purpose. Because I'm just recommending to the municipal mayor. So what I could consolidate from the barangays, I will recommend it to the mayor. So this really a possibility or a plan to give it back to the barangay to manage the ORF, or because that is mandated by the law. So if it is imposed, is there any meetings with the Waste Management Council about regarding now the system of operation? We have a monthly meeting, so yeah. January and February. So we are set to schedule a meeting this March. And the Barangay Chairman also present during the meeting? Yes. Yes. About the issues on the operational our support services, for example. Actually, may that
may boatman kita, may driver kita, may mga front desk kita. I-re-corpus ang tuman, retrain or magkanta ka mo at seminar on how to handle the guest, the relation with the guest. Para ready kita pagka limpyo ng Boracay, ready man ang mga statanan, ready ang support services. Limpyo yung masanda. Limpyo masanda. I have to trust. Limpyo na mga itsura. I have to trust even by the, for our 6 months, the, as a facilitator and a part of the technical working group of our master planning for tourism and the four experience, yun nga, sa mga service provider natin. So, as long as the favorite ko may closure, so doon tayo papasok for the empowered hands, skills enhancement ng mga ano natin, service provider. Ako, okay. Doon tayo may closure, aalis sa dyan sila, so yung seminar pa rin yung pag-alisa. Actually, as of now, nag-meeting lang kami, and we're preparing also for another meeting, that as of now, we're going to go in with our clean after with the MS solid waste unit. So, tapos like last Saturday, tapos by this Saturday again. So, meron na kaming naka-plan na schedules nila. 8 cooperatives and 9 associations. Okay. Mr. Chair, how about the topic of how the Department of Labor coordinates?
Yes, sir. Gary? Mr.
with the statement of former Councilor Aguirre, pang ilaw may players. Okay, thank you so much. Thank you. Discussion, my support. And same with the director of our police of 26, Honorable Grant. Okay. I move that our special session be adjourned. There is a motion from the